Napakalaga na sa lahat ng ating ginagawa, anumang okasyon, anumang kalagayan, ay magsimula tayo sa panalangin. Ngayong prayer meeting, magsisimula rin tayo sa prayer. Buksan natin ang ating mga Biblia, Colossians chapter 1. Colossians chapter 1. At babasahin natin ang mga talatang 9 hanggang 12. Ganito po ang sabi. Kaya't mula ng araw na aming marinig ito, hindi kami tumigil ng pananalangin para sa inyo at sa paghiling na kayo'y punuin ng kaalaman ng kanyang kalooban sa buong karunungan at pagkaunawang espiritual upang kayo'y lumakad ng nararapat sa Panginoon na lubos na nakakalugod sa kanya, namumunga sa bawat gawang mabuti at lumalago sa pagkakakilala sa Diyos. Naway palakasin kayo sa buong kapangyarihan ayon sa kalakasan ng kanyang kaluwalhatian para sa lahat ng katatagan at pagtsatsaga na may galak, na nagpapasalamat sa Ama na ginagawa niya tayong karapat-dapat na makabahagi sa mga banal sa kaliwanagan. Ito ang salita ng Panginoon, tayo manalangin. Opo, Panginoon, napakahalaga po na manalangin. Simula sa aming pong pagising sa umaga, simula sa lahat ng aming mga gawain, napakalaga pong magtiwala sa inyo at hindi sa aming mga sarili. Maging ngayong gabi sa aming pong pulong panalangin, magsimula rin kami, Ama, sa pag-aaral ng iyong salita tungkol po sa pananalangin. Kaya pagpalain niyo po ang aming pong pakikinig ng iyong salita. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Ang sabi ni Pablo rito sa verse 9 sa simula, kaya't mula ng araw na aming marinig ito, hindi kami tumigil ng pananalangin para sa inyo. Kadalasan kapag ang tao ay nakarinig ng masamang balita, agad siyang bumabanggit sa pangalan ng ating Panginoon. Ang ibig sabihin, nakasanayan niyang manalangin sa ganong klaseng balita. Sana rin ito rin ang ating maging kasanayan na manalangin tayo anumang sandali, anumang kalagayan para sa ating sarili, para sa ating pamilya at maging sa ating kapwa mananampalataya. Ganito ang reaksyon ni Pablo nang siya makarinig ng balita tungkol sa mga kapatid sa Colossas. Siya agad ay nananalangin. Nabalitaan niya ito at itong nag-udyok sa kanya na lubos pa siyang manalangin para sa kanilang ikabubuti. Na alam natin kung anong dahilan ng pananalangin ni Pablo para sa kanila, mababasa natin sa immediate context, verse 4 to 6. Ganito ang sabi ni Pablo, sapagkat nabalitaan namin ang inyong pananampalatay kay Kristo Jesus at ang pag-ibig ninyo sa lahat ng mga banal dahil sa pag-asa na nakalaan para sa inyo sa langit na inyong narinig noong una sa salita ng katotohanan ang Ebanghelyo na dumating sa inyo, gayon din naman kung paanong ito ay namumunga at lumalago sa buong sanlibutan, ay gayon din naman sa inyo mula ng araw na inyong marinig at maunawaan ang biyaya ng Diyos sa katotohanan. Na mapapansin natin na dahilan ng pananalangin ni Pablo ay para sa atin, bakit pa? Ito palang mga taga-Colossas, nakakilala na ng Panginoon simula nung marinig nila ang mabuting balita at tumitingkad ang kanilang pag-ibig, ang kanilang pananampalataya, maging ang kanilang pag-asa. Gaya ng lumalaganap sa buong daigdig na ang salita ng Panginoon ay tinanggap nila. Pero hindi pa ito lubos para kay Pablo. Bagamat sila ay mananampalataya na, ay higit pang ipinanalangin sila ni Pablo kasama ang kanyang mga kasama. Now, kapag nananalangin tayo sa ating kapwa, mananampalataya, palagi ko mas maganda kung manalangin tayo tulad ng ginawa ni Pablo. Now, checkin natin, alam din natin kung ano ang listahan ng ating panalangin. At dito mapapansin natin, pinamagatan ko itong modelong listahan ng panalangin. Sapagkat tignan natin, tanungin natin, ano ba ang ipinapanalangin ni Pablo sa mga kapatiran gayong sila po ay mga ligtas na, matitibay na, kilala na sila sa kanilang pag-ibig, sa pananampalataya at sa pag-asa. Pero hindi pa sapat
Nagtuwa si Pablo ron, kaya ipinanalangin niya at mayroong tatlong listahan ng kanyang panalangin. Una, ipinanalangin ni Pablo ang mga kapatid upang lubos pa nilang makilala ang Diyos. Ikalawa, ipinanalangin ni Pablo ang mga kapatid upang sila'y lumakad na kasama ng Diyos. At ikatlo, pinanalangin ni Pablo ang mga kapatid upang tumatag sila sa lakas ng Diyos. Kung minsan mga kapatid, nakatuon lamang tayo sa mga pansamantalap, temporaryong kailangan ng ating mga kapatid, yung kanilang karamdaman, yung kanilang problema, yung kanilang mga ano pang, hindi natin napapanalangin yung tulad ng panalangin ni Pablo. So una, dapat din natin ipanalangin ang ating mga kapatid tulad ng panalangin ni Pablo na ano, na makilala pa nilang lubos ang Diyos. Ang sabi sa verse 9, kaya't mula ng araw na aming marinig ito, hindi kami tumigil ng pananalangin. Hindi kami. Ibig sabihin, marami sila. Para sa inyo at sa paghiling na kayo'y punuin ng kaalaman ng kanyang kalooban sa buong karnungan at pagkaunawang espiritual. So dito, makita natin, bagamat ligtas na ito at kilala sila sa kanilang pag-ibig, faith, and hope, pero alam ni Pablo na hindi pa sapat na sila'y maligtas at makakilala ng pangunahing aral, kailangan pa silang makakilala ng lubos sa ating Diyos. Punuin sila ng kaalaman sa anumang tungkol sa Diyos. Paano mapuno? Ibig sabihin, kailangan nilang magbasa pa ng banal na kasulatan. Yun ang problema sa mga Kristiyano, porque matagal ng Kristiyano, hindi na nagbabasa. Paano kang mapupuno ng kaalaman tungkol sa Diyos kung hindi ka nagbabasa? Hindi ka nakikinig at inuunawa at ipinamuhay ang iyong napapakinggan. Ang sabi ng hindi Pablo dyan, hindi lamang punuin ng kaalaman. Anong kaalaman ito? Kaalaman ng kanyang kalooban, kalooban ng Diyos. Marahil itong problema rin sa atin, maraming sinasabi natin tayo Kristiyano na, pero ang kalooban natin at kalooban ng tao ang ating nasusunod at hindi kalooban ng Diyos. At ang kalooban ng Diyos ay dapat nagmumula sa buong karunungan, ang sabi ni Pablo sa verse 9. Kalooban ng kanyang buong karunungan. So, kalooban lumago sa unawang espiritual ang ibig sabihin. Hindi sapat yung magkaroon lang tayo ng konting kaalaman, pero hindi espiritual, kundi minsan makalaman. Kaya ito rin dapat ang ating panalangin. Anumang sitwasyon, anumang prayer concern ng ating kapatid, dapat yung prayer list natin ay unahin natin ang kanilang spiritual na kalagayan. Ikalawa, panalangin natin tulad ni Pablo ang mga kapatid na sila'y lumakad kasama ng Diyos. Sabi sa verse 10, upang kayo'y lumakad. Yun ang dahilan kung bakit nanalangin si Pablo para sa kanila, upang sila'y lumakad nang nararapat sa Panginoon. Ito kadalasan tayo naliligaw. Dahil tayo Kristiyano na, okay na tayong Kristiyano, pero minsan naliligaw tayo ng landas. Iba yung ating pangangatwiran, iba yung ating paniniwala. Akala natin malakas tayo, akala natin ay magaling tayo. Pero sabi diyan, dapat yung nararapat sa Panginoon, na lubos na nakakalugod sa Kanya. So pinapakita rito na kulang pa ang lakad nitong mga taga-Tesalonika na kalugdan ng Diyos ang kanilang lakad. Kulang pa sa kaalaman, kulang pa sa karunungan ng kalooban ng Diyos. At ang sabi ni Pablo na nakakalugod sa Diyos daw at namumunga sa bawat gawang mabuti, yun ang kulang natin eh. Hindi pa tayo lubos na namumunga sa mga gawang mabuti. Binanggit ni Pablo yan dahil yun ang kulang sa kanila. Bagamat nasa pag-ibig na sila, sa pananampalataya at pag-asa, pero sa kalaguan, hindi pa. Kaya hindi porke ang ating mga kapatid ay 20 years na nating kasama, ay malago na. Kaya ang kadalasan prayer natin, nakatuon lang sa mga temporaryong bagay sa mundo. Walang pera, walang trabaho, walang... Yes, kailangan natin pag-pray, pero dapat yung kanilang spiritual life ang dapat nating bigyan ng halaga. Nang sabi pa ni Pablo sa verse 10, na lumalago sa pagkakilala sa Diyos. Yun ang dapat natin. So ipanalangin natin ng ating mga kapatid, una, na sila'y makakilala pa ng lubos sa Diyos, na sila'y lumakad kasama ng Diyos, at ikatlo, panalangin natin ng ating mga kapatid na sila'y tumatag
sa lakas ng Diyos. Marami, ito ang sinasabi ni Pablo, nakikita niya na pinanalangin niya dahil siyempre, makikita natin mga kapatid sa Colossus, maaaring sila tumatayo sa kanilang sariling lakas. Bakit binanggit ni Pablo yun? Yun ang ating incompletion. Kaya nga sa ating paggawa ng message, nagsisimula tayo sa illustration, then sinusundan natin ng context, pagkatapos sinusundan natin ng kakulangan, yung problema, incompletion. Kaya nagbibigay tayo ng thing sapagkat alam natin yun ang kailangan nila dahil hindi sila kompleto ron. At ito rin ang sinasabi ni Pablo, ikatlong panalangin na sila'y tumatag sa lakas ng Diyos. Verse 11. Naway palakasin kayo sa buong kapangyarihan ayon sa kalakasan ng kanyang kaluwalhatian para sa lahat ng katatagan at pagtitiyaga na may galak. Bakit pinag-pray ni Pablo ito? Bagamat itong mga taga at Colossus matindi sa pag-ibig, sa panampalatay, pag-asa, pero kulang sa kalakasan sa buong kapangyarihan ng Diyos. Yun ang kulang natin. Ayon sa kalakasan ng kanyang kaluwalhatian, para sa lahat ng katatagan at pagtiyaga na may galak. So ipanalangin din natin ang ating mga kapatid. Dapat mayroon tayong modelong listahan ng panalangin. Kadalasan nakasentro tayo sa tao ang ating panalangin, yung kanilang kakayanan, yung kanilang pagpupunyagi sa trabaho, ang kanilang kasipagan, ang kanilang ganito. Marami tayo, yun ang panalangin natin. Pero ito ang model list of prayer ni Paul sa mga mananampalataya. So anong implikasyon nito sa atin, mga kapatid? Kung ganito ating papanalangin, maaaring may mag-object. Pastor, kung ganito ang ating pananalangin sa mga kapatid na sa pananampalataya, hindi na ba natin ipapanalangin ang kanilang kalagayan? Kung may karamdaman sila, kung may problema sila, kung kinukulang sila ng pagkain, kung sila'y kinukulang ng kalakasan, kalusugan, katayuan sa buhay. Ang sagot, ang ayon dito, sa lista ni Pablo, ipapanalangin natin ang kanilang kalusugan, pero ayon doon sa modelong listahan natin. Tulad halimbawa, na sa kanilang problema, sa kanilang karamdaman, na sila ngayon ay naka-hospital, ipanalangin natin na sila'y makakakilala ng lubos sa gitna ng kanilang problema sa kalusugan. Sapagkat kadalasan self-pity, awa, problema sa pera at bayarin, hindi nakasentro sa kanilang pagkakilala sa Diyos. Hindi nila nakikilala ang Diyos sa kanilang karamdaman, sa kanilang mga problema. Ipanalangin natin ang kanilang kalagayan, yung mga biyahe na yon, kung saan man sila bumiyahe, ipanalangin natin. Ngunit, dapat unahin natin, panalangin, na sila'y lumakad kasama ng Diyos saan man sila pupunta, anuman ang kanilang kalagayan. Dapat lumalago pa rin sila. At ikatlo, panalangin natin sila na sila'y tumatag sa lakas ng Diyos at hindi sa lakas ng laman, hindi sa lakas ng sarili. Kailangan pa rin nandun pa rin yung spiritual nating pagmamalasakit sa kanila, na kanilang madaig ang kanilang damdamin, hirap na hirap sila sa kanilang kalagayan, lungkot na lungkot sila, pero dapat makilala nilang lubos ang Diyos sa kanilang kalungkutan, sa kanilang kalagayan, sa kanilang trabaho, sa kanilang biyahe. Ang kamalian natin sa ating panalangin, nakafocus tayo sa tao. Man-centered ang ating prayers. Sana lumago tayo dyan. Nakasentro tayo sa kalagayan ng kanilang katawan, nakasentro tayo sa kaluwagan ng tao na sana hindi sila mahirapan sa trabaho, hindi sila mahirapan sa biyahe, sa jeep, sana makasakay sila, walang aksidente. Tama yun. Pero dapat ipanalangin natin na Lord, sa kanilang pagtawid, naway makilala nila ng lubos ang Panginoon. Na naway lumakad silang kasama sa Panginoon. Na naway tumatag sila sa lakas ng Panginoon at hindi sa kanilang mga sarili. Sana nga po, magkaroon tayo ng tamang listahan ng panalangin, hindi lamang sa ating kapwa, maging sa ating sarili, sa ating mga pamilya. Tayo manalangin. Panginoon, salamat po sa gabing ito, sa isang
pasilip ninyo sa inyong salita kung paano kami manalangin para sa mga prayer concerns, sa mga prayer requests na hindi kami nakatuon sa pantaong at pantemporary lamang na kailangan ng aming kapatid, kundi sa lahat ng kanilang kalagayan na sila po ay lalo pang makakilala sa inyo, lalo pang lumakad kasama ninyo, at lalo pang magtiwala sa lakas ninyo. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.